Sir, kang sir ba? Ayo, nadalang kita ng mga. Ayo, sir. Request ko na, sir. Sir, may card kayo, sir? May card kayo. Mula. Laki mo ang wild. Hindi ko natakin ng ganito palaki mo. Kasi laki lang ko ng platito. Nagpapatungo niyo yun dyan. I-aaro ko sa video mamaya. Pagkapatungo niyo dyan. Okay, yung purpose kung bakit nakangat. Nakalagay na siya ngayon dito. May isa ko siyang butas. Huwag mo yung lalagay na napakaraming butas. As much as possible, the smaller, the better. Para ho dun sa temperature regulation. Pero most of the time, ang pinakamalaki mong butas na ginagawa is 1 inch. Okay, 1 inch. Then, separator or divider. Okay. Yung divider ko may butas. Importante ko ha, may butas. Kasi once na napuno na yung kanyang root chamber, automatically, pagpasok na yun yung, kasi pagkalimitan kong ginagawa ng iba, wala na eh, ganito na, parehas na. Ang gagawin mo na nasa ibabaw, puro honey and pollen lang. Pero dito po, may reward kayo. Pag nilagyan siya na ang separator or divider, once na napuno na yan, okay, the fish will make another thing down sa upper chamber. Maglalagay mo muna yan ng honey, reserve. Maglalagay mo ng pollen, reserve. Saka po siya gagawa ng brood. By the way, yung term po na brood, B-R-O-O-D, that is referring to larva, pupa, and egg. Ha? Pag pinagsama-sama po yun, ang tawag sa kanya ay brood. Kaya po ang tawag dito ay brood chamber. Brood chamber. So, meron kayong divider, tapos nilalagay niyo yung super. Sa akin yung case, para ho hindi masyado mahirap ang paglalagay at pagmumonitor, akin mo munang nilalagay ay yung brood chamber. Ito lang muna. Okay? Hindi ko na ho muna nilalagay yung super. Pero sa ibang case, nilalagay nila na yung super. Kasi hindi pa naman po pag i-expand eh, nilalagay mo yung temperature regulation. So, ginagawa ko, alahati lang muna. Pag nag-expand na, saka ko ipinapatong yung super. Pag ko kasi nilagay nyo agad dito, magka-attract po siya ng babies and other predator. Okay, so ilalagay nyo po muna ito. Pero yung mga pinabibili po, na ready ng pamibili, yun po ay strong quality na napalusog na ulo sa mga predator. Kaya po, importante, if you will fabricate a box, see to it na talagang walang sisigitan. Ang ginagawa po namin dyan, masking tape or duct tape. So, may post. Saka ko muna ibutas dito sa ibabaw. So, saka ko ilalagay. Pero bago ko namin ilagay sa ibabaw, ilalagay din namin ang karton. Duct tape ulit. Saka ko ilagay po muna. Talagang walang makakapasok sa loob. Meron ako nakita sa nilagay ng plastic. Yan. Sa home design, cover ng notebook, nilagay yung plastic cover. Kahit doon dito, bago po ipatong ito. Nilagay ng plastic cover, saka nilagay ng tape. If you want to monitor your base, if the base is still alive inside, hindi na kailangan tiklapin. Yes, remove. Super. Then, tingnan nyo yung pipiliya. Misa rin nakakatsin po pa kayo yung puy na angat. Pero ito yung ginawa ko kung siya ay gagamitin demonstration ay. Pero pagka ako sa amin, pang maramihan na akong protection, hindi ko na akong ginagawa. Take ka lang mo dito. Alam naman ako natin yun kung mabubuhay na akong hindi. Mamaya, papakita ko sa inyo yung step-by-step na procedure through picture and the video presentation to be uploaded sa aming group chat. Ito pa paano pang sa akin. Okay, so, tawag ko dito ay top over. To support ko ang ating base ng additional shed, namibili din po ako ng mga
mga 60 by 60 na tiles. Yung mga bogey sizes na 60 by 60. Pinapakot ko dito. Patatago sa timba, sa bigat sa ibabaw, at papalaki ko ng kanyang shell. Yan. Yung nakasusunod niya na konti. Yung halong kasi yung pagpinili, baka mamatay ka. Tapos may mga chances o yan. You know, yung maganda kung magkatulad, dalawang magkatulad ang yung mabibili. Dalawa, ano? Pag uuwi na itong isa, you know, maganda pagpilir. Pag uuwi na yung isa, ginagawa ko, nalalabas ko ito. Lalabas na yung mga water base. Switch. You know, medyo advantage is thickness, medyo may kabubuhan niya ako. Yung pagiging bobo niya, sasamantala. Switch. Lahat na ng water piece na lumabas, yun sa wick na kulog na papasama. At for the meantime, magkakagulo. Pero later on, they will accept. Pero pinagyan mo na rin. Ito na rin. Wala. Ito po, may naman din na base. Wick lang, wick. Paano pa nalaman na ako? Kapag po ako pinipinili, alin po ako pinipinili niya. Uy, kasi nakabukaya, may tayo kanina sa picture. Pag uy, niunti-unti na tumiliin, tapos na po ng bis ay lumalabas na, talabas po ako ng ano, wala akong pumapasok. It's time to switch na po video. Scarcity. Minsan po ay predation. Minsan po ay nababasa. Okay. Pero pagka po yung talagang tampolo nila kuha nyo, talagang hindi ko basta magkakayo na yun. Mangyayari ko, pa-extend naman kayo ng pa-extend. Another layer, tagtag po ng divider, tagtag ng super. Patong ulit. Ako meron ng apat, limang layer na to. Hindi mo po kina-harvest dito ba? Hindi, kaya ko yun na. Ang aking objective kaya hindi ko ina-harvest, marami naman po ako nakukuhanan eh. Nakahanin, napangbenta. Kaya mo siya ng mga partner. Kung akin pong objective, paramihin ang paramihin. Tingnan nyo ha, talking to return of investment. Meron na ako kasing project worth 2.2 million in one municipality in Quezon province. Tinanong ako ng mayor, sir, puso sa puso, lalaki sa lalaking usap. Paano ko mababawi ang 2.2 million sa iyong project na yan? Bigyan mo ko ng sabi ko, Mayor, napakadaling yan. Pang grade 1 lang yan, tanong mo yan. Yabangan ko eh. Ilan ang ibibigay mo sa farmer? 1,500 boxes. 1,500 boxes. Walang laman. Kasi marami pa akong magagamit eh. Sabi ko, ganito. Ano na buo ang farmer? Lalagyan nila. Nagaling sa wild. Kasi marami mo sa amin. Lagyan kayo. Nabuhay na yung 1,500. In 1 year, yan po ay magduduplicate. That one becomes two. Tama ko ba? Ay di ilan ako magiging kono ni Kumeo? 1.5. Times 2, 3,000. Bibili na lang ako natin ng isa, tuloy ko isa. Sabi ko, para ko magkani ang kwenta. Pagkano yung 3,000 colonies? 3 million. Okay, kung lang ako sa akin. Okay. Ay, ako hindi magbebenta ko na. Sabi ko, makaramihin ko pa yan ang 6,000 colonies. Kasi yung dalawa, kasusunod yung taong maramihin, apat. Yung apat, naging walo. Ay, di ba, 15 participants, magpalagay na yung 15 participants sa tingin isang daan, after a year, may tingin dalawang daan. Tapos after a year, ay meron ng 400 colonies each. Hindi ba naman, lahat ito'y mag-alaga lang yun ang tingin isa ay awag ko lang pagka tayo inunang pasahati sa Pilipinas. Ang kailangan nun namin mga beekeeper, hindi ko kami nagdadamog sa technology. Ang kailangan namin yung engagement po ninyo. At ang kailangan nun namin ay sumabay mo kayo sa amin. Hindi pa ho talaga ho din. Napakarami pa ho opportunity sa beekeeping. Yung ikaw kasi mga beekeeper, yung pinagdamog. Pinagdamog. Kahit po yung ibang beekeeper dito, kaya ako'y ulit-ulit na pinagpupa ng ATA, wala akong pumapayag ng mga facilitator ng sa dami ng participants na yun. Kasi kahit po ako, pag ako'y pupunta sa farm,
3,500 yung per pax. Nabayad, kung seminar kayo, Friday. Hindi po i-libre. So, kung lumaray naman eh, hindi naman yung lalampas ng 10,000. Diyo ba? Magaling ka pa ng case on the drive, may decent pa. So, wala akong pumapahit na iba. Kaya ako ito yung servisyo na. Ang gusto ko lang ako talagang i-push. Dumami yung pag-alaga at nang dumami yung tulog sa Pilipinas. At tayo ko lahat ay magkapera. Wow. Makita kayo, may nabara, may kailas, nakabarata. Pagka mga bios na at saka ako yung wigo, ay hinoy mga ilan ko nilata pala. Mga sampo ko nilata na, yan, nabara ka ko yan. Ano may pinarili mo yan? Alam na para eh. Para sa misisip ko sa kao. Kao kay Lams. Sa amin, mag-inspiration sa amin. Hindi ko naman may promise nyo na gano'ng agad mag-boom, ano? Ako kasi kay mga bulag agad na, ay, pipilagat ako ng bulugan para na may kaya ng mga beekeeper na mapag-bulog. Ay siya, eh, pag hindi ko, lumipad ang bubuyog. Ikaw kasi, may additional source of income lang, ha? Augmentation. So, kinikita nyo sa farm, pang-augment. Okay, pang-augment. It's okay to business. Maganda ko ito. I-display ko kayong ilang bis. Mag-outsource na lang po kayo sa amin ng honey. At ibibigay mo namin sa inyo magandang price. Pag sinabing sakali ng honey mo, ay, the business gets. Hindi mo na kailangan mag-alaga ng marami. And when you are outsourcing honey sa amin, you are helping the farmers, you are helping the agents. Grabe ka yung hirap. Showcase lang po din dito. Hindi ka ganda. Wala naman naman. Pero nung ganun billiard, puro bats, ayaw pa po kulat, pag-ulat pa. Pwede sa akin. Pwede yung pukate. Hindi pwede. Bakit ko lang laman? Nakalagay isang frame lang. Tapos pinilagay na kay puro box. Okay, maumay ka rin. Sabang talang, nabili ng honey sa akin.